itong luneta, battle of religion. Maraming iba no, battle of religion. Ngayon, magbibigay lang ako ng konting pahayag patungkol sa bawat isa sa atin. Ano-ano? Okay, pwede na ako ha? Sasalita na ako. My name is Ernesto Cruz. YouTube na yan, bro. Oh, meron na matagal yan. Parang magka-epiata kami. Christian. Friend mo yata. 2006-2007, I'm here. Almost 3 months ako dito ang nakistay. Every week. Ngayon, bumalik ako dito, ganun pa rin ang sitwasyon. So, magtatanong yung isa, sasagot yung isa, at maya-maya, parang katulad ng inabot ko kanina, sigawan lang na walang katuturan para sa akin. Sa inyo, may katuturan yon. Now, pagpunta ko dito, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, magbibigay ako ng isang issue ko, and then, pagkatapos ko, kahit na yung ang tanong ninyo, malayo doon sa issue, walang problema. And then, kung sino man ang unang magtatanong, magbibigay ako ng Quran. So habang nagsasalita ako, mag-iikot yung isang anak ko para magbigay sa inyo naman ng pamphlet. Huwag nang tatanggap ang balik Islam, yung sila na lang ang hindi ang bibigyan, okay? At huwag na rin magtatanong ang balik Islam para makatanggap kayo ng Quran. Pabayaan na natin sa mga hindi balik Islam yan. Entindihan niyo ba ako? Opo, opo. And then, pakiusap lang mga kapatid, yung bibigay ko sa inyong Quran, this is free. Sana naman, ingatan ninyo. At wag naman ninyong puranain kumbaga dahil ako iniingatan ko rin ang Bible. Dahil para sa akin, ang Bible hindi sa Christian. Para sa aming mga Muslim din yan. Yan ang paliwanag ko sa inyo last week na I'm coming here. Bakit ko sinabi sa inyo na sa amin ang Bible? Dahil ang Biblia, magmula kay Adan hanggang sa huling propeta na kinikilala niyo si Jesus, dinugtungan ng Quran, ang lahat ng propeta from Prophet Muhammad came to Prophet Adam, is lahat sila is mga Muslim. At ang kanilang pinalaganap na relihiyon, hindi relihiyon na matatawag. Kung ang tawag doon is Islam, kundi ang ibig sabihin noon, pamamaraan ng buhay, ng pagpupuri at pagdakila sa naglikha ng langit at lupa. Patawarin niyo ako mga kapatid ha? I would like to clear every one of you. Islam is not a religion actually. Ang ibig sabihin ng Islam is kapayapaan. Kapayapaan, tumalima, submission. Isuko, italima, sumunod, tumalima sa naglikha ng langit at lupa. Ang ibig sabihin ng Muslim, ang nilalang ng Allah. Halimbawa, yung puno na yan. Yan ay matatawag na Muslim dahil nilalang siya ng Allah. Meron siyang pagpupurit, pagdakila sa naglikha sa kanya na naglikha sa atin. Si Adan, nilalang ng Allah, lahat ng lalaki, si Adan. Si Eva, nilalagyan nilikha ng Allah, lahat ng kababayan, si Eva. Okay? So maliwanag ang sinabi ko. Now, ang problema natin ngayon, bakit ka naging Christian? At bakit ako naging Muslim? Para sa aming pananaw, sa aming kalakatayuan, sa kadugtong ng aralin o babasahin ng mga kamusliman, ang ibig sabihin ng Christian, for all you know, para malaman ninyo kung ibig sabihin ng Christian is, ang Christian is nagmula sa mga kasulatan sa mga tao, sumunod sa Kristo. Ang ibig sabihin ng Kristo, mga minamahal ko, mga kapatid, ang ibig sabihin ng Kristo is Messiah. Ang gulo ng uwa mo niya. Si Adan, si Noah, si Moises, si David, si Abraham, si Jesus, at ang huling si propeta, si Prophet Muhammad, sumakalilat ang kapayapaan, is Kristo dahil Messiah sila na naglikha ng langit at lupa. Ang dami po ninyo sinabi ko yan, naulit-ulit ko po yan, maaaring yan din ang magiging issue ko, tsaka ko nalang papalitan after how many months o may how many weeks. Kasi para mapatik sa isip ninyo, kung ano ang sadya ko, bakit ko ginagawa ito. Ang ginagawa ko kasi, pag pumupunta ko dito, I don't like to, ayoko kasi yung situation na, sa Juan 22:13-8, ito sinabi. Sasagot ko naman Mateo 7:8, tapos mamaya magmumurahan na tayo magsisigawan. Para sa akin, this is nothing. We are only wasting of our time. Pumunta ko rito para sabihin ko sa inyo, mga kapatid ko mga Kristiyano, ang ibig sabihin ng Christian, iglesia, o mga taong sumunod sa Kristo. Kung sino man yung Kristo kinilala mo, ikaw ay Kristiyano ni Moises na Kristo. Dahil ang ibig sabihin ng Kristo is Messiah. Ang Christian, taong sumunod sa Kristo, pag nilipat mo yan sa Arab, ang ibig sabihin niya is umat. Kayo is umat ni Prophet Isa na si Jesus na anak ni Maria. Ang pagkakakilala namin kay Jesus ay isang propeta. Kami ay Christian ni Kristong Muhammad. Dahil si Prophet Muhammad ay Kristo dahil Messiah siya ng Allah. Maliwanag ang sinabi ko.
Hindi ako tatalikod dyan. O ano man ang magiging pumasok sa isip ninyo. Ang Biblia, kinikilala namin bilang kasulatan ni Moises, ni David, ni Abraham, at ni Jesus. Bago pa man naging Biblia, ang Biblia o Ebanghelyo, may tawag na ang mga Muslim kung hindi man napalitan ng Latin ang orihinal na kasulatan ni Moises, ni David, Abraham, ni Jesus. Katulad halimbawa na sinasabi niya sa 10 kautusan, kinikilala ng mga Muslim yan. Hindi ka pwedeng tawagin isang Muslim o mananampalataya kung hindi mo kikilalanin ang kasulatan ni Moises na kung tawagin namin yan is Tura. Hindi namin kikilalanin ang kasulatan ni David na sinasabi natin may kakawikaan na tinatawag namin Sabur. Hindi namin kinikilala namin ang kasulatan ni Abraham na sinasabi niya mga gawa na tinatawag namin Karatas. At kinikilala namin ang kasulatan ni Jesus na sinasabi niyo mga Ebanghelyo o Bible na sinasabi namin Angel. Now, ang Bible is contained of four revelation. Ang apat na revelation nito, mga minamahal ko mga kapatid, ang isang mananampalataya magmula pa kay Adan hanggang sa darating mga katapusan ng mundo. Hindi ka pwedeng tawagin mananampalataya ng isang Muslim kung hindi mo kikilala rin ang Biblia. Kaya lang, nagkaroon ng discrimination sa Bible nang simula ng 325 AD ng panahon ni General Constantine. Kinunekta niya ang tatlong persona, pinatawag niya mga obispo, paniwalain na si Jesus ay Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Ang problema natin ngayon, dumating ang panahon natin ngayon na kung titingnan sa kasaysayan ng bansang Pilipinas, ang tingin ng mga Muslim sa inyo, lalo na yung mga nag-aral, kayo ang mga nangaligaw na mananampalataya. Bakit mga nangaligaw? Tinanggap mo ang pagiging Kristiyano na katulad ng pagiging pagtanggap mo sa unang panahon. Ako'y Katoliko. Pagkatapos ko sa pagiging Katoliko, ako'y naging pastor na mga ngaral. 18 years ako naging pastor. Labing walong taong kong hinawakan ng Biblia na yan. Nag-aral ako sa ibang konsepto o ibang sekta. At nasumpungan ko ang Islam ang tunay na pananampalataya at tunay na pamamaraan ng pagkukulit pagdakila sa naglikha na langit at lupa. Bakit ko nasabi? Ang isang mga pangitain, lahat ng mga propeta kapag nagdarasal, katulad ng propetang nagturo sa amin si Prophet Muhammad, nagpapatirapa, na ganito sinasabi nagpapatirapa, ayan, mga kapatid, ayan. Si Jesus, ang mga anghel, lahat ng propeta nagpapatirapa, pupuri dumakila sa kanilang sinamba. Sino ba ang kanilang sinamba? Ano ba sabi ni Jesus sa Biblia? O ang kanang Israel, sambahin ninyong aking Panginoon na nag-iisa. Wala siyang sinabi, sambahin ninyong aking Panginoon na nag-iisa na tatlo. Walang sinabi si Jesus sa Biblia, huwag niyo nang pilitin ang inyong sarili. Walang sinabi si Jesus, ako ang inyong Diyos, ako ang inyong sambahin, magpatirapa kayo sa akin. Mismong si Maria, nung pinasukan siya ng Espiritu Santo na inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Angel Gabriel para ilagay doon si Jesus sa sinapupunan ni Maria. Bago pa man nabuntis si Maria kay Jesus, alam na ni Maria na ang kanyang dinadala ay hindi Diyos. Nung ipinanganak ni Maria si Jesus, hindi kailanman tinawag ni Maria ang kanyang anak na si Jesus na anak ko, Diyos ko, sumuso ka na. Hindi sinamba ni Maria si Jesus bilang isang Diyos na anak. At walang sinabi si Jesus sa kanyang panahon ng pagkakapropeta, mga tao, sambahin niyo ako. Kung hindi ang sabi ni Jesus, sambahin ninyong aking Panginoon at siya lamang ang inyong paglingkuran. Ngayon, ang problema, ako lang ang dadama. Ako lang ang magsasalita. Kasi bakit? Matagal na kayong panahon na nagbabalitaktakan dito. Halos araw-araw and then pagka Sabado, Linggo, dumadami kayo. Tanungin nyo ang isinyong sarili. Meron bang nangyari? Walang masama sa pagtatanungan. Pero para sa akin, isang pinakamainam na oras, araw, ang katulad ito, na binigyan nyo ako ng pagkakataon. Maraming salamat sa pang-i-store ko namin sa inyo. Kaya naman, ang aking binibigay ng kabawian, magbibigay kami ng mga libro na wala rin kabayaran. Hello. Mamaya na, hindi pa ako nagkasabi. Nalalaman ko na ang katanungan ay hindi matatapos magpakailanman. Gunawin man ang mundo at buuin uli, gunawin man ang mundo at buuin uli, wala nang katapusan yan. Bakit? Siguraduhin ninyo ang sarili ninyo sa inyong tanong. Yan bang itatanong mo ay makapagliligtas sa iyo kung ikaw ay mamamatay ngayong araw na to?
Ano ba ang dapat nating malaman para makaligtas tayo? Bakit, brother? Kayo bang mga Muslim? Ang may kalapatan sa paraiso? Ang masasabi ko lang po sa inyo, mismong si Jesus na nagsabi, hindi ka makakapasok sa paraiso o sa langit kung hindi ka magpapasakop sa Kanya. Ano ba ang sistema? Magdasal ka sa ginampan niya. Magayuno ka na ayon sa ayong katuruan ng lahat ng mga propeta. Ang ibig ko sabihin, mga minamahal ko, mga kapatid, pwede ba? Kasi yung kaninang lalaki dito nakausap ng isang Baptista. Yun ay nakausap ko na ng 2007. Yes, yes, brother. Kailan ako na siya? Until now, the topic is the same. Walang pagbabago. Kaya naman, iiksiyan ko na ang aking paliwanag dahil nalalaman ko sa katanungan magkakaintindihan kung sino kayo at sino kami. Now, ang sino man unang magtatanong, huwag na magtatanong ang balik Islam. Itaas ang kamay. Para lang sa mga kristyano, ha? Sa mga Yoruba lang yan. Para sa mga Yoruba. Natanggap ka na ata sa akin dati. Kayo pa lang. Okay, pagbibigyan ko muna si brother. Ha? Mamaya ka na, anak. Doon tayo, sigurado ka na. Dali, brother. Nauna ko itong nakita, ha? Anong tanong mo, brother? Sa inyo ba bilang panampalatayang Muslim? Pops, hindi, ha? Mga kapatid, ha? Partida, ha? Ang itatanong ninyo kahit na masakit. Mga kapatid, kung mga balik Islam o Muslim, huwag kayong magagalit. Okay? Sabar. Kahit na ano pang mangyari, huwag kayong magagalit. Sabar. This is my time. Kahit na masakit sa amin o pantutuligsa sa amin, walang samaan na loob kahit ano. Ako na mismo nagbibitaw ng salita. Kaya kahit anong sabihin ninyong masakit na tanong, handa akong sagutin. Go. Sa inyo bang pananampalatayang Muslim, ano bang katiyakan na ang isang tao ay makapasok ng paraiso? Okay. Well, una, ang sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakit ba tayo nilalang sa mundong ito? Kundi para sumamba lamang tayo sa Kanya. Ngayon, ang puruhan, kung titingnan natin ang pinaka-view of point dahil nandito tayo sa Luneta, sa dami ng mga sekta at mga tao nagtatanungan dito, hindi na magkaintindihan kung sino ang tama at mali. Napakaganda ng tanong ni brother. Ano ang katiyakan sa pagiging Muslim para makapasok tayo sa paraiso? Bakit ka sa akin nagtanong? Sana tinanong mo ang iyong Biblia para makatiyak ka sa iyong kaparaiso. Bakit? Si Adan ang naglikha kay Adan, ang naglikha kay Noah, kay Moises, kay David, kay Abraham, kay Jesus. Bakit hindi ka nagtanong sa kanila patungkol sa Biblia mo? Sundin mo lang ang kanilang mga sinasabi. Sumamba ka sa kanilang Panginoon na aming Panginoon. At ang kaligtasan mo ay makakapasok ka sa paraiso kung susundin mo ang lahat ng sinabi ng mga propeta. Ano ba sinabi ng propeta? May sinabi ba ang propeta na mag-gitara tayo ito magkakantahan? Wala si sinabi na nun. Mapapansin ninyo mga kapatid, tinago nila ang tamang pamamaraan ng pagpupulit pagdakila sa naglikha ng langit at lupa. Halimbawa, paano ba magdasal si Jesus? Si Jesus, ang pagdarasal ni Jesus ay pagdarasal ni Prophet Muhammad, pagdarasal ng lahat ng propeta, nagpapatira pa, nag-aayuno, nagturo sila magbigay ng pangtulong sa mga mahihirap. At walang sinabi ang lahat ng propeta na magkahati-hati tayo. Isa lang ang kautusan ng mga propeta, paniwalaan natin na iisa lang ang naglikha ng langit at lupa. Sino yun? Ang Allah? Yes, because yun ang sinabi ng Allah sa Quran. Ala ba ang tawag ni Jesus nung siya nabubuhay pa? Nung panahon ni Jesus, hindi siya nabuhay ng Arabic. Ang panahon ni Jesus, ang kanya lingwa is Aramaic. Kaya naman, mismo sa Biblia, ang huling talata niya sa Aramaic, Aramaic, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ilahi, Ilahi, lama sabachthani. Ang Ilahi, yun ang Allah sa Aramaic. Nung panahon ng Hebrew, encyclopedia nagsabi, ang Elohim, ang salitang Hebrew ng pagtawag na pagpupulit pagdakila nila Moises, David, Abraham, Jesus. Si Elohim, ang Elahe o Eloi, siya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanungin kita ngayon, bakit ka tumawag ng Diyos Ama? Bakit ka tumawag ng El Shaddai? Bakit ka tumawag ng Jehovah? Dahil ba because yung ibang Biblia, ang mga pagkakaribersa ng Biblia, God the Father, at ang ibang Biblia, ang pagkakaribersa sa ibang Biblia, Jehovah, at yung iba naman, Yahweh, kaya kayo nagkahati-hati? Sa ganong sitwasyon, bakit hindi nyo alamin ang katotohanan kung sino ang propetang iyong kinilala? Ano ba ang kanyang lingwahe? Paano niya tinawag ang kanyang Panginoon?
na ang lahat ng Muslim, kung ano ang sinabi ng Allah, ano ang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang sinabi ng mga propeta, siyang pilit na ginagawa ng mga kamusliman. Hanggang doon lamang po ako doon. Next question. Thank you, brother. Ako, Brad. Na isang magkaroon ng kapayapaan. Ito ba'y literal na kapayapaan o verbal lang na kapayapaan? Very good. Alhamdulillah. This place, Luneta, you are always using the word of literal. Makapagtataka, 2006 I'm here. Nagtanong siya sa akin, sinagot ko siya by the Bible. Nung sinagot ko siya by the Bible, ang sabi niya sa akin is literal. Ang alam namin mga Muslim, mga minamahal ko mga kapatid. Katulad ng sinabi namin sa inyo, ang Biblia hindi namin pwedeng talikuran. Pero hindi na yan ang Bible na yung original. Pero may mga original pa nakasulat dyan. So pinalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Biblia at ito nga ang Quran. Kung halimbawa ito ang Biblia at sumagot ako sa inyo, tumango ako ng isang sitas. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang salita na yon. Hindi ko pwedeng sabihin ang sinabi ng Allah isang literal. Nasara ko na yon. Ang ibig sabihin ng literal o kanyang tanong, para bagang ang katanong, ang kapayapaan ay mahati lamang sa dalawa. Isang pagkukunwari at isang katotohanan. Parang ganun lang naman ang gusto niya mangyari sa kanyang katanungan. Hindi ko siya masisisi. Kasi bakit? May mga tao na sabihin na lang nating Muslim, na inakala mo siya ay Muslim. Ako ay sumisimba halimbawa sa mga mosque namin. Paglabas ko naman, halimbawa lang ha, mga kapatid, huwag kayong magagalit. Paglabas ko naman, ako ay magbebenta ng shabu. So, magkakaroon ng discrimination about in your mind. Because ang behavior na ginamit ng tao, according sa pagiging Muslim niya. Ang tanong, ano ba ang kapayapaan tunay na dapat tanggapin ng isang tao para siya ay maging payapa? Tanungin natin si Moises. Huwag na tayong pumunta sa Quran, huwag na tayong pumunta sa Ebanghelyo, huwag na tayong pumunta sa kasulatan ni Abraham, huwag na tayong pumunta sa kasulatan ni David. Pumunta tayo sa kasulatan ni Moises. Ano ba ang kapayapaan? Ang sabi ng Allah, hoy tao, ako lang ang Diyos mo, ako'y nag-iisa. Number one. Yun ang isang kapayapaan. At yun ang pamamaraan para makapasok tayo sa paraiso. Hoy tao, huwag kang magtatambal sa akin, kundi ako lang ang sasambahin ko. Huwag kang sasamba sa mga ribulto at larawan. Sumamba ka sa akin, magpatira pa ka, at yumukod ka ng kasama ng mga yumuyukod. Panglima, mahalin mo ang iyong mamagulang. This is kapayapaan. Pang-anim, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, etc., etc., bla bla bla. Pag sinunod mo yun, asan ang literal dun? Pag hindi mo sinunod, tsaka mo sinasabing literal dahil yun ay pagkukunwari. Kung ginamit niya ang pagiging Muslim niya, pero namuhay siya ng masama o makasasala, sa palagay ko meron pa rin tayong optional doon sa tanong na yon. Bakit? Ang isang tao walang pwedeng mamuhay sa mundong ito ng perpekto at hindi nagkakamali. Kahit na sinong tao nagkakamali. Dahil ang sabi ng Allah sa Quran, ang lahi ni Adan magkakasala. Kung si Muslim gumawa ng mali, bakit si Christian ba wala? So pare-pares lang tayo mga minamahal ko mga kapatid. Pero ang kapayapaan, ang pagsunod sa lahat ng inutos ng mga propeta. Hoy tao, kung sasamba ka sa Allah, tumulong ka sa may hirap. This is kapayapaan. Hoy tao, huwag kang mananakit ang damdamin ng iyong kapwa. This is kapayapaan. Etc, etc. La. Next question. Kanina ka pa. Bago ang lahat, salamat mga kapatid sa ano, live. Gusto ko rin malaman ang katotohanan tungkol sa... Go ahead. Question. I need your question. Only the things. Yamang pinatotohanan nyo na lang din na si Kristo isa rin propeta sa inyo at tinatawag nyo isa. Ang katanungan ko, nung namumuhay ang aming Panginoong Hesukristo, wala siyang binanggit na ang pangalan ng kanyang ama ay si Allah. Kundi binabanggit niya lamang na ito ay Ama. Okay. Pero gusto lang namin malaman kung hanapan niyo kami ng kasagutan na ang pangalan ng Ama na tinutukoy ni Kristo siya. Una-muna,
Hindi Pilipino si Jesus para tawagin niya ang Diyos niya na Ama. Kaysa po, ha? Tatandaan niyo to, ha? Jesus Christ is not American people para tawagin niya ang kanyang Diyos na God the Father. At hindi siya Pilipino para sa tawagin niyang Ama. And then, beside of that, kung papansin mo ang salitang Ama, ayon sa Biblia, ang Diyos ay hindi nakikita. Siya ay nag-iisa. Walang nakakita sa kanya, ayon sa Biblia. May tanong ako ron. Pag tinawag mo Ama, lalaki, babae? Lalaki. So, paano mo nalaman lalaki ang iyong Diyos? Na sinabi niyang walang nakakita sa kanya. And then, bakit nga ba Allah ang tinawag ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? At sinabi mo, hindi, ang ayon sa iyo, Ama ang tinawag ni Jesus dahil Tagalog version ng Biblia ang ginamit mo. Basahin natin ang Chinese. Hindi na Ama ang nabasahin niya. Tawagin natin Amerikano, hindi na Ama kundi God the Father. So nagbago. Pero kung kukunin natin ang original na teksto na pagtawag ni Jesus sa Biblia, hindi ka lang nakinig kanina. Pero babasahin ko sa iyo, authenticated, hawak ng Biblia niyo, kung sino man na may Biblia. Nung namatay, bago mamatay si Jesus sa Biblia, bago siya namatay, sa kanyang pagkakapako, tumawag siya sa kanyang Diyos. Noong panahon niya, ang kanyang lingwahe, katulad na sinabi ko, is Aramaic. Hindi siya Amerikano. Ang sabi ng Biblia, Marcos 15:34, at nang oras ng ikasiyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kung tiniliwanagin pa, Diyos ko, ba't mo ako pinabayaan? Sasara ko na yung Bible. Sosoli ko na sa bag. May tanong ako sa inyo. Kung naghahanap ka ng kapayapaan at kaligtasan ayon sa unang tanong at pangalawang tanong, bakit susundin mo ang utos ng sarili mo? Uutos lamang ng tao. Samantalang ang lahat ng propeta ay nag-iwan ng mga bakas. Ang kanilang mga bakas, ang kanilang mga kasulatan. At ang kasulatan ay hindi magsisinungaling. Not unless pakialaman. Ang sinabi ng Biblia, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sumigaw ka ng Diyos ko, Diyos ko. Ang tanong ko sa iyo, nung namatay ba si Jesus ay nagsabi siya, Diyos ko ako, Diyos ako, pinatay ko, sarili ko? Tanongin mo sarili mo. Kung ang Diyos ba na tinatawag mo, ikaw ipapakinggan. Hindi ka pwedeng pakinggan dahil kung mahal mo si Jesus, kung papaano siya namuhay, pipilitin mong gayahin ang kanyang sistema at pagtawag sa kanyang sinamba na aming sinasamba. Na ayon sa huling propeta ni si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumaka nila lahat ang kapayapaan. At bakit nga ba isa, alaihi wasallam, ang pangalan ni Jesus sa mga Quran sa mga Muslim? Nakilala namin siya because of Quran. Siyempre, lahat ng mga kamusliman ngayon, walang ibang titingnan kung hindi ang kasulatan sa mga nagdaang panahon na ayon sa tinuro sa amin ng mga ulama o mga scholar sa amin sa Islam na kasunod ng mga propeta sa unang panahon. Bakit nga ba Allah subhanahu wa ta'ala ang tawag namin sa kanya? Dahil ang konteksto o henerasyon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Arab ang huling kapahayagan na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. I'm sorry, nag-block ako, hindi ko alam kung saan ako napunta. Okay na yun. Good, diretso lang. Now, mga minamahal ko mga kapatid, pansinin po ninyong inyong sarili. Sana yung maiksikong paliwanag ngayong gabi ay magkaroon ng isang magandang halimbawa sa bawat isa sa atin. Kung magbabalitaktakan lamang tayo sa isa't isa rito at sasabihin mong ipipilit mo lagi na ang Biblia na yan ay para sa iyo ay tama, walang masama. Because this is your belief. Bakit hindi nyo gawing ihakbang ang inyong mga paa sa ibang lugar para magtanong ka at alamin mo kung ano ang katotohanan para sa Islam? Mga minamahal ko, mga kapatid, I would like to close my deal. Oh, my, ano, my word. Alamin! Magtanong! Magsaliksik sa Islam, huwag sana kayong pumayag na mamamatay kayo na hindi man lang ninyo nabasa ang katotohanan patungkol sa Islam. Tanggapin man ninyo ang aming reliyon na hindi. Ang mahalaga, mga minamahal ko, mga kapatid, ako'y nagmamanikluhod sa inyong lahat. Patawarin niyo po ang masyadong pagiging burgis ng aking paglapit sa inyo. Dahil yun lang ang alam kong isang pamamaraan para ako'y pakinggan niyo. But at least, patawarin niyo po ako, mga minamahal ko, mga kapatid, ng mga Tagaluneta. Ako po'y kapatid niyo rin na kumakain ng kanin. Ang dugo ko'y pula. Uminom ako ng tubig, kumakain ako ng kanin. Mayroon kayong karapatan sa inyong kinalaman dahil ganyan din ako sa unang panahon. Hindi ko pwede i-insist ang akin na aking kaalaman dyan sa inyong nalalaman. At hindi ko naman sinasabi sa inyo, wala kayong kwenta at kami may kwenta.
Mga minamahal ko mga kapatid, basta ang alam ko, kami mga Muslim, lalo na mga mabalik Islam, nalalaman namin na katulad din ninyo po kami sa unang panahon. Para sa amin, kami nalinawan, alhamdulillah kami kami sumasabangay sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir! Allahu Akbar! Kagalang-galang na... Pinakatulog to pag di nakapagtanong ko. Kagalang-galang na kapatid, pwede ba mauna na ako? Pwede. Sige, mauna ka na. Itong aking tanong ay very relevant. Ito, pwede naman magtanong. Hayaan niyong paunahin ako dahil kilala ko naman kayo eh. Okay? Sige po, sige. Mga irrelevant kayo. Okay. Ito ang una kong tanong. Kasi wala ng pamphlet? Batay sa mga huling dialogue o pangungusap na binitiwan mo. Malayo ka! Kanina pa naman narinig yun. Talos mo naman. Okay. Yeah, bila. Biro lang. Yeah. Okay, huwag mong abalain ang aking pagtatanong. Okay. Pasensya. Nakilala nyo ikanyo at sinampalatayanan si Jesus Christ na isa al-Masih ibn Maryam sa Quran batay sa mga scholar na Muslim. Sa makatwid, ang pagkakilala ninyo at pagtanggap kay Isa al-Masih ibn Maryam ay aral ng mga scholar ng mga Arabic at Muslim at hindi batay sa orihinal na aral ni Jesus Christ na ang wika ay hindi Arabic kung hindi Aramaic. Nasaan yung tanong? Okay. Hindi. Naintindi ko na yung tanong. Alam ko na. Naintindi ko na. Pwede lang ako sumagot? Ay, talagang inaasahan ko ang pagsagot mo. Okay. So, maliwanag ang kanyang tanong, mga minamahal ko, mga kapatid. Maganda ang pagkakakonekta ng kanyang tanong sa aking paliwanag. Bakit nga ba ako nagsalita kanina na sa mga scholar ako ng mga Muslim nag-aral patungkol sa Islam? Sino ba mga scholar na aking pinakinggan? Sila rin ang mga taong sumunod sa mga propeta. Na mga propetang ito ang lahat ng kasaysayan ng kasulatan. Na mismong ikaw, na bilang isang Kristiyano ngayon, naniwala ka na si Noah ay naglalaon, naggawa ng isang arko ayon sa kautusan ng Diyos. Ang tanong is ganito. Ako rin ang sasagot. Kilala mo si Noah? Kilala ko si Noah. Kilala mo si Moises? Kilala ko si Moises. Kilala mo si David, si Abraham? Kilala ko rin siya. At kilala ko si Jesus. Ang gusto mo mangyari, dahil nakilala mo si Jesus bilang isang Diyos sa iyong kasulatan, at nakilala ko si Jesus bilang isang propeta... Do not put a word into my mouth. Ang sabi ko, nakilala ko si Jesus Christ batay sa libro na nagsasalita sa wikang Aramaiko. Okay. Pero tinanggap niyang Diyos Jesus, mga kapatid. Yun ang ibig sabihin. No. Kinikilala mo ba siyang Diyos? Hindi. Kinikilala ko siyang ang isang tao na ang nagsasalita ng Aramaiko. Okay. So wala tayong pinagtalunan patungkol kay Jesus, no, mga minamahal ko, mga kapatid. Kaya lamang, mga minamahal ko, mga kapatid, tatlong henerasyon sa mga kasulatan ng mga propeta ang lumabas. Una is Hebrew, and Arabic, Aramaic, and Arab. At kami ay napunta sa Arab. At dito kami nahuli. At ang lahat ng mga ulama, hanggang sa matapos na magunaw na ang mundo, yun ang mga sumunod, nag-alaga ng mga kasulatan, hanggang sa kauna-unahang kasaysayan ng ating pagiging tao. Next question. Pwede magtanong, kapatid? Sige. Okay, now, mga minamahal ko, mga kapatid, wait. Katulad po na sinabi ko sa inyo kanina, hindi ako nagpunta rito para katawarin niyo pa, pero tatanggapin ko tanong niyo. Hindi ako nagpunta rito para makipagbalitaktakan na katulad na nangyari kanina. So, I give only a limitation for only 3 questions. But you have an extension question, never mind to me. Pero mga minamahal ko, mga kapatid, for everyone person, I would like to directly you. Hindi ako nagpunta rito para sabihin ko sa inyong, kapatid, wala kang kwenta at ako may kwenta. Ang alam ko is magkapatid tayo. Ano man ang maaabot ng aking katanungan o aking sagot sa iyong mga tanong, sana walang sasama ng loob. Okay. Sino ba? Maliban sa Druze, meron tinatawag na Alawite. Ano yun? Maliban sa mga Druze, meron tinatawag na Alawite. Wait. What is Druze? Ito yung isang community ng Muslim sa southern Iran. Okay. Meron tinatawag na Alawite, Muslim, Shiite, at pinakamarami yung Sunni. Okay. Ang gusto kong malaman, maaari yung bang i-share sa amin yung distinct na pagkakaiba-iba nila? Alin ba dun yung sasabi natin tama? Okay. So, patawarin nyo ako, mga minamahal ko, mga kapatid. Because napakaganda ng tanong niya,
At ayoko sanang i-cover dyan. Ayoko sanang sagutin. Pero, nangako ko sa kanya na sasagutin ko siya. Napakaganda na sagot. Tanong mo, Brad. Just like a Christian, you have a born again, Catholic, saksi ni Jehova, Iglesia, etc., etc., blah, blah, blah. Didiretso